And guys, no, ito yung si Attorney Stephen David, no? Abogado ni Mayor Alice Goo. Dito titignan natin kung gaano kung kasinungaling dito abogado, no? So, yan. Tanungin ko po muna inyong reaction dito po sa sinabi ng PAGCOR tungkol po sa sinasabi nilang wala po silang responsibilidad, no? Dito po sa issuing ng business permits. Ano po ang inyong reaction dito? Wala naman talaga sila pakialam sa pag-issue ng mayor's permit, di ba? Hindi naman trabaho ng PAGCOR yun. Kaya lang ang PAGCOR, ang mayor's permit, kung aaprobahan mo, kailangan may compliant ka, di ba? So dapat, so isa yan sa mga requirements ng formal license. So, kayo po ay naninindigan dun po sa inyong sinabi na dapat din po may pananagutan dito ang PAGCOR. Wala naman ako sinabi may pananagutan ang PAGCOR. Ang sinasabi ko lang, nung nag-apply yung Zhu Yuan Technologies, compliant sila. Isa yan sa mga sinabi nila doon, yung ano ng PAGCOR. Hindi ko sinabi sila may pananagutan. Okay. Alright, balikan ko lang po ito, attorney, no? Yung ilang po sa mga dokumentong iniuugnay kay Mayor Guo sa Pogo, itong sinasabi nga nung pagkatapos silang ma-raid ay nakita nga itong electric bill at mga at isang sasakyan na nakapangalan kay Mayor Alice Guo. Ano po ba ang ano natin dito, ang masasabi na yun nga po, yan po ang link nila kay Mayor Alice Guo dito sa Pogo? Malabo yun. Kasi ang... Paano po malabo? Hindi, kung yun lang ang link mo, hindi mo pwede conclude na ikaw may ari ng Pogo. Yung, ito ha, paliwanagan natin. Yung lupa na yan, previously pag-aari yan ni Mayor Alice. Yes. Oh, diba? Ngayon, dumating ang mga investor niya, si Z1, si Huang Zia. Yung lupa, natural, no, mag-apply, mag-start sila na, mag-commence sila ng construction. Nag-apply sila ng electrical connection. Nakapangalan pa, may alis yung lupa. So, yung ownership, so siya talaga ang... Ano yung pinagkasabi mo na si Goo ang may-ari ng lupa? Eh, binili lang din ni Goo yun sa iba't ibang tao. Di ba? Paano nangyari yun? Oh, no! Huling-huli ka eh, nagkisinungaling ka eh. Ang laki ng ektarya nun, iba-iba may-ari nun. So, kapag nagpagawa ka ng ano, basta't ikaw na nakabili, kung sino man yung nakabili or nagpagawa nung ano, nung, ano ba tawag dito? Kung sino man yung nagpagawa nung facilities, basta't merong ano sa, basta't nabili mo na yung lupa, pwede mo naman ipangalan sa iyo, dahil ikaw naman ang paggawa ng building, di ba? Ikaw mag-a-apply nun. Sasabihin mo lang, lupa na namin to, nabili na namin to, di ba? Hindi ka naman siguro papatayuan niya kung di pa nabibili yung lupa eh. Diba? Tsaka, imposible naman na nabili mo na yung lupa, hindi mo pwedeng ipangalan sa iyo yung Meralco Bill. Ang Meralco Bill naman eh, yung basta't meron ka lang namang nasa iyo yung lupa. Eh, sa kanila na yung lupa, diba? Nabili na nga nila kamo eh. Inano na ni Goo, diba? So, mag-ano lang siya ng ano, bakit? Ilalagay mo na applicant ng kuryente, electrical connection. Nabili mo na yung kahit ba inuhulugan mo na yun eh. Pwede mo nang ipangalan sa'yo yun. Di ba? Basta't meron kayong kasunduan na bili mo na yung lupa. Because of that, kaya lumalabas kayo yung building na nakapangalan sa kanya doon sa lupa, sa mga construction na yan. Kasi ang Pogo dyan, tatlong floors lang yan eh. Eh, ilang building siya. Ang nagkakamali, nasa may 40 ang structures yung nandyan. Pero yung tatlong floors lang ang Pogo dyan. So ngayon, ako nga may binakili ako noon na isang maliit na kondo para makano eh. Hanggang ngayon, yung kuryente nakapangalan pa rin dun sa dating may-ari. Dito pa pinapalipat pa rin. Naturalmente. Di ba? Naturalmente. Yung kondo, hindi... Basta't kung sino yung unang nagpakabit ng kuryente, hindi mo basta-basta mapapalitan yun. Oho, hindi basta-basta kailangan lalakarin mo yun, syempre. Pwede mo naman lakarin yun eh, para mapunta sa'yo eh. Di ba? Sinungaling talaga. Huling-huling. Pwede mo naman i-apply sa pangalan mo yun. Hindi mo lang hina-apply.
Hindi mo lang ina-apply. Pwede mo na ipangalan sa'yo yun. Huwag mo kami pinagluloko dito kasi kabisado namin yan. Oh. Apo, sige po. So, attorney, that's ano no, that's well said ano sa part ho ninyo dito sa usapin po ng electric bill. Matanong ko lang po kayo diretsa. Nako sa akin di paano ho na sa akin di lulusot yung electric bill. Masyadong mababaw yun. Talaga nakapangalan sa kanya kasi sa kanya talaga yung lupa. Partnership sila ron eh. Diba? Hindi naman niya binenta talaga yung lupa eh. Diba? Sinabi niya, sinurrender niya lang daw or hindi ko alam. Kung hindi niya nga masabi na binenta kasi walang deed of sale yan, malamang eh. Dahil lang may-ari naman din talaga niyan yung mga sindikato. Hindi naman bibili ng lupa yung mayor ko ng ganung kalaki eh, 'di ba? Ng pera niya, mayroon naman siyang farm eh. Huwag kaming pinag-aano niyo. Oh, sige. Tatanggapin. Sinungaling ang tong sinasabi po ninyo na ang inyong kliyente. Yung line of reasoning ng abogado na to at yung pagkisinungaling ni Bugo. Eh parang yung abogado nagtuturo na kasinungalingan ng dating. Sabi nga ng mga netizen. Sinungaling dito abogado na ito dating eh. Oh. Hindi nagsisinungaling sa dami ng kanyang inconsistency sa mga simpleng tanong sa kanya. Oh. Actually, Boston, hindi naman inconsistency eh. Kasi, hindi daw inconsistency. Wucha. Diba? Oh no! Ay, attorney. Ito, remember kung saan ang gagaling si Mayor Alice. First time niyang humarap sa ganito ka-formal na investigasyon. Walang yan, mayor yan. Matagal na mayor yan. Siyempre, sanay na magsalita sa mga tao yan. Sanay na sanay nga magsinungaling. Eh. Point blank nga magsinungaling. Eh. So, hustler nga. Eh. Kahit na masino siguro humarap sa mga ganito mga pasikang senador. Ay, no. So, feel at home nga siya. Feel at home nga eh. Si Marcel Soriano ang nakita ko na babakil, na babother. Pero ito wala oh. Tignan mo nga itsura. Tignan sa kanya. Relax na relax nga eh. Sigurado kang sigurado sa alam mo ha. Kasi perjury ang aabuti mo, under oath ka. So, hindi naman sinasabi niyang hindi niya alam eh. Ang sinasabi niya, mag-isa lang po ko, wala akong kapatid. Hindi niya naman sinasabi, sigurado siya, wala siyang kapatid, sinungaling siya. Sabi mo ang turo mo do sa kliyente mo, sabihin lang yung totoo kung wala kang alam. Di sabi sana hindi ko alam kung marami pa akong kapatid o may kapatid pa ako sa labas. Hindi na hindi ko alam. Eh may mga kasama siya, sinungaling talaga. Di ba inamin niya, sabi niya kaya nga raw niya inaano yun dahil para maproteksyonan do yung mga kapatid niya. Putya. Kaya rin sa kanya, hindi ka sure. Sinungaling ka. Sabi niya, babalik check sa sigurado yung sagot. Attorney, siguro tayong question sa nervyos, no? Sa pressure, tense ka, pero sa ating pong mga pangkaraniwang pong mga mamamayan, simple yung tanong simple eh. Simple lang naman ang tanong eh. Simple at lang talaga. Sagot, hindi mo na kinakailangan pag-isipan, no? Balikan, kung totoo yung sagot, halimbawa. Halimbawa. Ito po, maganda itong si Nancy Gamo eh, na ngayon po nagpapa-interview sa ilang mga media. Eh, si Nancy Gamo ang lumakad sa mga papeles ng Pogo. Tao ito ni Mayor. Nung simpleng tanong lang sa kanya, kilala mo ba? Ito ba'y kilala mo? Hindi ang kanyang sagot. Paano kami maniniwala ka, Mayor, dun? Hindi raw niya kilala. Isa, kilala mo yung tao. Well, actually, sinabaluktot na kapangangatuwi rin. Kaya naman siya sa mga baluktot. Hindi naman pwede, attorney, yung mga style mo. Huling-huli na kayo. Hindi nakalimutan, hindi niya raw kilala. Pero prior to that, tinanong niya muna, bakit po? Inaalam niya muna kung may hawak na laban sa kanya. Bakit po, ano po ba yung si Gamo? Tinatanong niya muna kung merong hawak si, ano. Eh nagsinungaling din si, ano, si Senator Hontivero. Sinabi niya, wala, natanong ko lang kasi parang na, ano ko lang yung, ano, wala lang, natanong ko lang. Ay, hindi ko kilala. Nanonood ako noon eh. Nung tinanong yun eh. Tinanong muna niya. Diba? Sinigurado niya muna na bakit tinatanong yung pangalan na yon.
Kung sinabi ni ano na kasi ganito, may hawak kami mga papel. Hindi ganoon. Sinabi lang niya na wala, naitanong lang. Kasi parang may narinig lang kami na ano. Eh sabi niya hindi naman kilala 'yan. Talagang siraurot talaga yung alis ko. Tatawag mo pinakita. Sinungaling. Minsan, alam mo, kilala mo yan, pero minsan, sino ba yung tao na yan? Tsaka yung mga tuwira mo, baloktot. Iko-connect mo muna matagal pa. Minsan, kinukumusta ka ni... Kukunik. Ganito. Sabihin ko, bata-bata pa niyan eh. Di ba? Teka, sino ba yun? Pero kilala mo yan, nakakaya naman sabihin, hindi mo kilala. Ayaw ko pakiregard na lang. Minsan nangyayari sa atin. Siguro po, Mayor, siguro po, attorney, nangyayari sa atin yan minsan, yung mga acquaintance mo noon, kinukumusta ka, hindi mo naalala. Pero yung mismong tao mo na lumalakad sa mga papeles ng Pogo, alam nga naman di mo maalala, may attorney. Imposible. Hindi, nung naalala naman yan, tinabi naman yan. Paano? Paano yung hindi siya, paano hindi siya aamin, eh pinakita na sa kanya na lahat ng mga businesses mo, ito naglakad eh. O di, nataganggang siya. Oo, natatandaan ko na. Sabay natatandaan na. Diba? Huling-huli, nagsisinungaling. Okay, sige. Yung itong kanyang, nung una po, siya lang mag-isa ang anak. Opo, oh, sabi niya yan eh. Ay anak daw po sa, alam niyo. Isa lang siya eh. Oo, pero lumabas naman po pala, may mga kapatid daw ho naman siya na hindi naman daw niya kilala. So, yun ho mga ganung bagay. Dahil din po sa nervyos, dahil din po sa... Sinungaling talaga. Dahil daw po sa nakalimutan niya. Paano ho namin panggapin niyo? Hindi kasi sabi nakalimutan niya, hindi kasi sinabing... Ganito yan, kasi nandun naman ako sa buong session na yon. Tanga ka. Nung sinanong siya ni Senator Rita, yung isa, yung lalaki, si Men niya tayo, si Men, sinabi niya kapatid niya, half-brother. Mm-hmm. Half-brother sa tata. Yung isa... Hindi! Tanga! Ang sabi niya, wala siyang kapatid, isa lang po ko. Yun yung una niyang statement, tanga. Sabi niya, nag-iisa lang po akong anak, wala po akong kapatid. Yun sabi niya, una niyang statement, tanga. Tapos pag sabi niya, pag uwi daw ng bahay niya, sinabi ng tatay, kapatid ko pala, tinanong ko muna yung tatay ko, kung kapatid ko. Putya ka naman, nasa isang bahay sila nakatira, hindi niya alam sino yung mga kasama niya sa bahay. Pumupunta doon sa iba't ibang lugar, hindi niya alam na kapatid niya yon. Parang tanga lang ano. Pero hindi niya alam kung kapatid niya o kasi... Sinungaling ka lang. Huwag kami yung pinag-aano mo, sinungaling ka. Maraming babae. Mm-hmm. Maraming babae. Tsaka okay. May mga anak pa sa China. May kinakasama siya. Mm-hmm. At tsaka hindi naman niya talaga nakasama yung tatay niya. So, hindi niya... Anong hindi nakasama eh? Umaalis nga sila eh. Magkakasama sila eh, mag-anak eh. So, kilala talaga kung kapatid niya. Although, may idea siya na kapatid niya yan. Mm. Pero, to be sure, sabi ko nga, sigurado yung may mga sagot mo. Kasi underpost ka. Kaya ang sabi niya, i-verify niya sa tatay niya. Hindi niya sinabi niya, i-verify pa niya sa tatay. Kaya anong, during the next... Kapatid nga niya eh. Paano i-verify mo? Nasa birth certificate naman. Iisa sila ng address. O parang i-verify niya na sa next hearing. Sinabi niya kapatid pala niya yun sa tatay. Kundo kilala niya kasama niya yan. Opo. Pero para so, malaman niya kung kapatid niya. Attorney. Oo. Hindi mo alam na kapatid mo pero kasama mo sa mga biyahe sa abroad. Ilang beses yun? Marami nga eh. Paano naman kami maniniwala at nung kami nagmamasid rito, ano kaya ang impresyon ng iba nga parang di ho ba parang ang para nababaligtad ano ho yung pong yung sitwasyon kumbaga attorney na yung burden of proof ngayon napapunta sa inyong kliyente kasi nga paano mo naman hindi na alam na mga kapatid mo ito eh ilang beses na kayo nagsasama sa mga biyahe kasama pa ang tatay ninyo kasama pa tatay eh, sinabi niya alam kasi sinabi niya kita mo i-verify hindi sinabi niya nga mag-isa lang siya tanga. Sinungaling ka, uling-huli ka sa pagsisinungaling mo. Sabi niya, solo lang siyang anak. Sinungaling, ayoko na pakinggan kasi nasusunod na lang ng pagkakataon na, no? Kasi mahaba-haba na rin. Yun ang muna at maraming salamat. Thank you sa pag-likes, sa pag-share nyo, sa panonood ng ads, at sa pag... Abangan nyo pa yung ating,
Marami pang kasunod dito. Salamat po na marami. Okay.